magandang hapon, guys. Ay, naku, ang init-init dito sa amin. Sobrang init na sa taas ko. Di ba sinabi ko nga, iba yung init sa pinakatuktok at saka sa pinakaibaba. So, promise, napaka-init na ngayon. Kahit hindi pa nagde-declare ng summer. Ang gagawin ko ngayon, guys, ay i-groupings ko yung aking mga halaman na nangangailangan ng humid. Yung gustong-gusto ng humid, pagsamasamahin ko silang lahat, hahanap ako ng spot dito sa loob ng aking bahay dahil hindi sila pwede maiinitan, morning sun lang. So, ilalagay ko sila doon, pagsamasamahin ko silang lahat. Itong spot na to, ayan, katabi niya pintuan, papuntang west. Kasi itong spot na to, nakaharap siya sa east. So, may masasagap siya ng morning sun. Ito sa katabi niya, yan, may glass window dyan. Ayan. Katabi rin naman niya yung bubong na mababaw. So, kaya nga sobrang init ito sa amin. So, itong lugar na to, every morning, nakakasagap siya ng morning sun. So, dito ko ilalagay yung aking mga halaman na nangailangan ng gusto-gusto ng humid. Perfect itong spot na to, guys, para sa mga kalatian natin na ayaw ng masyadong mainit at saka yung ating mga bigonya. Why? Kasi, ito o, itong bigonya ko na to, matagal na nakalagay dito to sa lugar na to. At ayan o, malusog siya. Hindi nalalantay yung mga dahon niya. So, dito ko sila ilalagay. Let's start moving the things here. Tanggalin natin itong mga to. Itong propagation ko ng emerald, guys. O, ang dami na ugat. Pwede ko na siya itanim sa soil. Yan. And, yung micans ko o, gustong-gusto niya sa semi-hydro. Pagsamasamahin na natin sila lahat, guys, dito. One more. Mukhang hindi sila kasya lahat, guys. Ang dami. Okay. So, kailangan natin ng humidifier dito. So, ayan na, guys. Ilagay na natin yung mga kailangan ng gusto ng humid. Pinagsama-sama ko na sila dito. Ayan. Lalo na ito kasi bago silang dating sa Pilipinas. Ito medyo matagal na dito sa atin to. Ito, bagong dating din sa atin. So, kailangan talaga nila ng moist. Kailangan nila ng humidity. Ito. Ayan, lalo na ito. Oh. Matuyuan kasi siya. Bawal na bawal matuyuan kasi sa mga bigonya. Matuyuan sila, hindi sila pwedeng magda-dry out yung mga ano nila. Kung sa ilalim, medyo basa-basa pa. Sa ibabaw, medyo tuyo na, diligan na natin. Yun ay talagang nakakalimutan lang. Pero, ayan naman, buhay naman yung ibang mga dahon. Ayan. Ito pa rin yung aking bigonya. Ito, si Ornata Piper. Alam ko, gusto rin ng humidity nito. Yung Peperomia, ito Peperomia. Ito, gusto rin ng humid nito. Black velvet. Pero, dito, sa yung place na ito, 6 feet away, sagap nila yung morning sun hanggang 9 o'clock. Ayan. So, ayan pa yung mga kalatia ko. Ayan. Ayan, matagal na yan dyan. So, gusto niya sa lugar na to. Kaya, tamang-tama itong spot na to para sa kanila. Ayan. Kalatia. Aglaw ni Ma. Ayan, gusto rin itong halaman na to. Ito lalo na to. Ayan, medyo maselan to. Kailangan itong ma-humid. Ayaw nila ng init masyado. So, itong space na to. Tamang-tama to. So, bali, ang nakalagay sa spot na to, Peperomia, Bigonia, Kalatia, at aglaw ni Ma. Yung mga aglaw ni Ma na medyo masaselan. Hello guys, good morning. 8 o'clock na ngayon, guys, narito ko ng gising. Hindi ko natapos pag-video kahapon kasi may bigla ang bagay na dapat unahin. So, ito, morning sun. May nakuha siyang morning sun. Ayan. Nag-8:30 na. So,
okay yung spot na yan. Ito guys, gagamit tayo ng air humidifier. Itong humidifier na to, binili ko to bago mag-pandemic last year kasi gagamitin ko nga. Eh kaso nga lang, namamatay yung ibang mga begonia na bili ko. Tatlo yung natira na okay naman siya sa doon sa konting sunlight. So hindi ko na to binuksan. So ngayon, magagamit na natin to kasi ang dami kong biniling begonia. Ayan. Hindi ko pa to nagamit. Ayan. Tingnan natin. Ano yun? Ayan. Kailangan niya na ngayon ito kasi itong malalanta na halos yung mga dahon ng mga begonyang binili ko kasi nga Holland yun galing dito. Nabibigla sila, nasa-stress sila sa sobrang init dito sa atin. So, magagamit na natin ito ngayon. Okay. Paano ba? Ito. Tapos, takip. Ano ba ito? Kalimutan ko na yung explain niya sa akin kung paano. Basa tayo ng manual. Water tank. Ayun. Lagyan natin ng tubig, guys. Kailangan punuin, di ba, para hindi tayo papalit pa padagdag-dagdag ng tubig. 2.2 liters. So, siguro nga. Pinuno ko na. Nasa mga 2 liters na to. Tapos, tap natin yung lid. Ito kung hindi naman tayo gagamit na para sa halaman, pwede tayong maglagay ng mga essential oils, yung mga pampabango. Ipapatak dito bago ilagay. Ito. Ayan. Ayan. Okay. Tapos, ito. Ito yung labasan ng mist. Testing natin. Siya nga pala, ano lang pagkabili ko nito, $8.50. Kasi nakita ko sa mga ibang mga store, nasa mga 1,000 plus sa Divisoria Mall. So, umikot ako nung umikot. Buti na lang, nakaikot ako dun sa medyo sulok ng konti. O, diba? Mura na. Panghalaman lang naman eh. Pero, pwede natin gamitin to sa mga rooms natin kasi pampaganda ito ng ano ng ating respiratory. Ayan. Sige na natin. Ayo. Oh. Ano sa sinda? Itong pahina palakas. Ayun. Ito yung pinakamalakas. Wow. Oh, wow. Oh. Okay pa pala siya guys, kahit 1 year na. Diyos ko, akala ko sira na to kasi kung saan saan nililipat, palipat dito, lipat doon. Akala ko naganda bagsak-bagsak. So, okay pa pala siya. Di pa pala siya sira. Lakasan natin. Oh, yung full. Naka-full na yan. Ayan, masaya na yung ating mga halamang na nangailangan ng moisture. Mayroon na silang ganito. So, lagay na natin, guys. Off muna natin. So, dito natin siya ilagay, guys. Ayan. Dito natin siya ilagay sa sulok para yung kanyang mist dito nila malalanghap, hindi pupunta doon kasi na-wall ito, magbabounce dito. So, babalik siya dito. On na natin. I-full muna natin para sa umpisa. Pagka mamaya, pagka nagkaroon na siya ng maraming
moisture, medyo kahit half na lang, pag hindi na masyadong mainit, pwedeng half. Pagka yung sobrang init talaga, ipu-full natin yung, kasi may certain, tawag nito, humidity na, okay na sila, pero pagka mayroon namang pag bumaba, kailangan nila ng humidifier, so, kailangan bili tayo noon, guys. Meron lang ako yung sa, ano, yung sa acidic at saka pH na soil. Yun lang yung analyzer ko. So, kailangan mayroon tayong ganun para hindi tayo, para alam natin kung kailan sila nangangailangan ng moisture, kung kailan nila kailangan ng humidity. Kasi nga, itong mga halaman na ito, talagang gustong-gusto nila ng mamasa-masa sila yung humid. At sa bagay, dito sa taas ko, hindi mo na pwedeng itanong kung kailangan ba niya ito dahil kailangan talaga niya ito kasi ngayon sa panahon na ito, sobrang init. Yan. Tapos minsan mainit na mahangin pa, so dry masyado. So kailangan nga nila talaga ng humidifier. Kasi nag-alala ako dito, nagka-dry na siya talaga. Kasi masyadong mainit dito at mahangin. Yan. Siguro mabubuhayan na ako ng maraming begonia nito or karet. O kaya yung ibang mga halaman na nangangailangan ng humidity kasi mayroon na akong ganito. Malakas kaya ito sa kuryente, guys. Ayaw ko. Basta. So, ayan na, guys. Nagawa na natin ng paraan kung paano natin maisisave yung ating mga halaman na hindi siya malangka. Kasi, sayang. Para mamaya hindi natin ito ma-propagate. Diba? Yan. So, ayan. Mayroon na siyang moisture. So, yun na lang muna ang mag-share ko ngayon, guys. Yan. Good morning sa lahat. Salamat sa panonood, sa pakikinig at sa oras, at sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you very much. At sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, and comments. And please bell all. And see you next time, guys. Bye!